Good boy mga bro and sis. Ito na po yung part 3 ng aming journey sa paghahanap ng until na makahanap kami ng bahay. So medyo natagalan lang pero ito na yung time namin. Medyo naka free ako ngayon at off ko. So ito na yung pinakahihintay ng karamihan sa mga kaibigan namin, mga nag-message. So, ito na yung last part ng aming vlog. Okay? So, kung bago lang kayo sa channel na to, so kami po yung Familia na Basilia. We just arrived here last October 2019 from Abu Dhabi, United Arab Emirates. So, mag 8 months na kami dito sa Winnipeg and we're very fortunate and blessed na in the span of less than a year ay nagkaroon na kami ng sariling bahay. So yun yung pinaka biggest achievement namin sa for less than a year. Okay? So ikukwenta namin yung although nakita niyo na yung part 1 ko paano kami naghanap, yung pag-process, ganun rin. So ibibigay naman namin tong last part na to is ano ba yung mga tips, ano ba yung ginawa namin kung bakit napadali yung pagkuha namin ng bahay. So, kung bago lang kayo sa channel na to, huwag nyo kalimutan na subscribe, mag-like, and i-share nyo rin to sa mga taong nangangarap na makapunta po dito. So, simula na po natin ang aming last part of our vlog. So, balikan muna natin yung nakaraan para talagang ano, pelikula. So, last 2019, late 2018, so yung nag-apply na kami ng, nag-start kami mag-apply for our permanent PR here sa Canada. Bukod sa paghahanap ng trabaho, of course, automatic naman yung kailangan pagdating mo dito, yun ang main goal mo. Pero yung pinaka-gustong-gusto talaga naming ma-achieve is magkaroon ng bahay. Yun talagang pinaka-main goal namin. Kasi, iba pa rin yung may sarili kang bahay dito. So, pero, of course, napaka-blessed namin kasi we didn't expect na, yun nga, for less than a year, nakabili agad kami ng bahay. So, habang pinaprocess yung papers namin, nag-re-research na rin kami, lalo na yung asawa ko, naghahanap ng ano ba yung mga magandang bahay. Kumbaga, kunting details lang ng ano ba yung mga itsura ng mga bahay dito para magkaroon kami ng konting idea. Pero, kung paano naman yung pinaprocess yon, so dito na lang namin natutunan yon during yung paghahanap namin, mga house hunting namin, ano yung mga dapat i-consider. So, yun yung mga natutunan na namin dito. Pero, konti lang yung idea namin. Ang ano lang namin is yung, in general lang, yung anong itsura ng bahay, ilang rooms, anong ina-expect namin, mga prices, price range ng mga bahay dito. So, para magkaroon kami ng idea, para may goal na kami kung magkano yung iipunin namin para ma-achieve yung gusto naming bahay. So fast forward 2019, yung na-receive namin yung PR, nakadating kami last October 2019 dito. So nakitira muna kami sa kapatid ko, which is our sponsor rin. Ang balak talaga namin na for 3 months is after 3 months bubukod na kami, either kuha kami ng apartment o makakuha kami ng bahay. So fortunate rin na after a month, nakakuha agad ako ng trabaho. Then ang asawa ko naman after 1 month and a half ata, nakahanap naman siya ng gusto niyang trabaho talaga, which is nakalinya sa kanya. So, hindi pala ganun kadali yung kasi lalo na kung may mga anak kayo, may dala kayong mga anak, is ang malaking tanong kasi dyan, sino yung may iwan sa mga anak ninyo? So, kami naman kasi, napakaswerte namin kasi, of course, may mapapag-iwanan kami
pansamantala. Pero gaya ng advice ng kapatid ko and yung mga mahal namin sa buhay dito, yung mga close friends, is kailangan may mag-sacrifice talaga. Either maghanap ako ng panggabi, isa sa amin magpanggabi, or isa-sacrifice mo, isa sa amin mag-sacrifice ng trabaho kung sakaling bubukod kami. Kasi nga, of course, walang magbabantay sa mga anak namin. Forward tayo, pagpasok ng 2020, alam niyo naman nangyari, is nagkaroon ng pandemic, which is the COVID-19. March 15, yung company na pinagtatrabahoan ko is nag-temporary close because of nung pandemic nga. So, na-lay off kami. Although mayroon namang suporta yung government dito na may ayuda naman na $2,000 a month, pero hindi ako nagdepende doon kasi taxable income naman siya. So, kumbaga, I think 30%, if I'm not mistaken, is babayaran mo sa ibabalik mo sa government. So hindi ako nag-rely doon, siguro yun yung parang go signal ko na maghanap ng bagong trabaho. So habang temporary close yung company na pinapasukan ko, naghanap ako ng trabaho and nagkaroon naman ng karamihan kasi sa mga ibang karamihan sa mga company dito during the pandemic, yung start pa lang ng pandemic dito is maraming opportunity na nagbukas. Yung naghanap ako ng work dito na panggabi, nag-apply lang ako after 2 days, tinawagan ako and then orientation, virtual orientation na kasi wala nang physical na, wala nang ano dahil nga dun sa COVID na yan. Nag-virtual orientation and then after a week na nag-start na ako ng trabaho. Siguro yung sabi, yun na yung answer prayer namin. Answer prayer, siguro. Siguro ito na yung parang go signal na, okay, let's start na maghanap na ng bahay. Kasi may, ano muna kami, kumbaga, in-adapt muna namin kung ano yung rotation namin. Kasi habang nakitira pa kami sa kapatid ko kung ano ba yung magiging rotation namin mag-asawa. So, paso ako ng 11 PM until 7, and then asawa ko naman is pasok ng aalis ng bahay ng before 8, then balik ng 4:30. So tama lang yung pacing ng yung rotation naming mag-asawa. So nung after a week or 2 weeks, sabi namin, okay, let's start na maghanap ng bahay. So naghanap-hanap kami ng bahay. Ganto siya, ganoon. Tingin-tingin kami, nag-research. And then yung katrabaho ng asawa ko sa WRH is ang asawa pala niya is mortgagor, which is Jake Robles. Napakagaling, napakabait, and magaling siyang advisor. Siya yung talagang nag-motivate sa amin na maghanap ng bahay. And of course, may nirekomenda rin sa amin na real estate agent, which is Mr. Bro Remil Remetelia. So, napakagaling rin na real estate. We recommend rin kasi magaling rin siyang tumawad sa mga seller ng bahay. So, siguro in-arrange ni Lord yung lahat ng mga tao na tutulong sa amin para makuha namin yung goal na yun. And yun nga, yung first ng house hunting kami, which is the part 1 of the our vlog. And ayun, nandito na kami. Nandito ako sa basement ng bahay namin na nagba-vlog. So, na-achieve namin siya in a period of 7 months. So, ano ba yung mga tips? Ano ba yung mga dapat i-consider sa paghahanap ng bahay? Paano ba makakuha ng bahay for less than a year? So, ito yung maibibigay naming mga tips. Tip number 1. Disclaimer lang po ha. Lahat ng mga bibigyan namin information is based on our experience po. Hindi ito kinuha sa mga experience ng ibang tao or narinig lang namin. So, whatever information na bibigyan namin, ito po ay based in our personal experience po. Okay? So, tip number 1. Mag-set kayo ng goal. Ano ba talaga yung goal ninyo? Of course, number 1 goal kasi maghanap ng trabaho dito, makakuha ng trabaho. Pero ano ba yung main goal ninyo dito? Either kung may kasama kayong family or
or wala pa kayong mga anak, so mag-set kayo ng goal para alam nyo kung anong ba yung path ninyo dito. Kasi baka naman pagpunta nyo dito, okay, saka lang kayo mag-iisip, parang go with the flow, or yung mga typical na kabayan, yun yung mga nangyayari. So mag-set kayo ng goal, ano ba yung gusto ninyo. For us, ang goal namin magkaroon ng bahay. So yun, set ang goal. Ano bang goal ninyo? Ano bang priorities nyo? Umuha ng bahay o sasakyan? And walang masama kung priority nyo is pagdating nyo dito, makakuha kayo ng bahay or makahanap kayo ng trabaho tapos bili kayo ng sasakyan. Wala pong masama yun. Okay rin po yun. Pero based on our advice sa amin, most especially mga nagtatrabaho sa bank, mas maganda kung kumuha mo na kayo ng bahay bago kumuha kayo ng sasakyan. Mas madali ang approval kung may sarili na kayong bahay. Unlike na may sasakyan, kung inuna nyo yung sasakyan bago yung bahay. Always remember po, ang sasakyan is liabilities. So, isa sa mga inoconsider ng mga nag-approve sa banko. Of course, yun yung trabaho ng mga mortgagor na tulungan kayo. Hindi naman ibig sabihin na inuna mo sasakyan, hindi na kayo ma-approve. Pero, kapag nauna na kasi agad yung kumbaga, ano ba, paano bang explanation yun? Yung may binabayaran, pag inano kasi ng banko na may binabayaran na agad kayo, it's either ma-approve kayo pero mataas yung interest or ma-disapprove, hindi kayo ma-approve na makakuha ng loan para makakuha ng bahay. So yun yung advice ng mga karamihan sa kabayan na na-meet namin sa banko. So ayun, yun lang sinunod namin. Tip number 2, do a research. Mag-research kayo. May mga, of course, karamihan sa mga matatagal na dito mag-i-advise kayo, which is kami rin, in-advise kami, ito, ganito yan, dapat ganito, dapat ganoon. Okay lang, take their advice. But, mag-research rin kayo, kasi, bakit namin sinasabi yun? Every year, or baka yung mga experience nila, papagubago kasi ang trend dito. Ibig sabihin, maaring dati ganito yung pag-process, maaaring ngayon is bago na. Yun ang nangyari sa amin. Sabi ng mga kakilala namin, imposible yan, hindi kayo makakahanap hindi kayo makakuha ng bahay. Dapat, anong tawag doon, mag-ano muna kayo ng good credit history. Imposible yan. May mga, dapat after 1 year, 2 years, or 3 years, pa kayo makakuha ng bahay. Ganun yung mga common na naririnig namin. Mga katrabaho ko, mga kakilala namin, mga ka-close namin, which is, although, yes, we take their advice, pero nag-research pa rin kami, which is a good help also with Mr. Jake Robles, which na talagang nag-motivate sa amin na, okay, let's try lang. May mga nakikita, nababasa kami mga forum, research lang kami, and then sabi lang yung sasawa ko, let's try, walang masama kung hindi, and then kuha tayo ng apartment kung ma-approve, and then that's good. So nag-research muna kami, ano ba yung mga magandang location, accessibility, of course, dapat dahil may mga anak kami dito, so dapat medyo malapit sa school, accessible, kasi wala pa kami sasakyan, kasi nga priority namin yung bahay, so dapat accessible sa mga bus, walking distance ba, gaano ba kalayo, and good neighborhood also, safe ba yung location. So yun yung mga kinukonsider namin and research namin. So nagsulat-sulat kami, yung mga magagandang nag-take rin kami ng mga advice from our real estate agent, ano ba yung mga okay at hindi okay, anong yung kinukonsider na magandang bahay. Yun,
ganun yung ginawa namin. Tip number 3. Mag-set kayo ng budget. Okay. Ganito. Ano ba yung talagang budget ninyo pag kumuha kayo ng bahay? Ganito ba? Budget ko 300,000, 400,000, 500,000, 200,000, 150,000. So mag-set kayo ng budget. Ano yung kahalagahan ng pag-set ng budget? Para alam ninyo, pag naghanap kayo ng bahay, ito lang yung bahay na pwede para sa amin. Kung mag-set kayo ng budget, dapat hanggang doon lang. Regardless kung sobrang ganda yung bahay, pero kung over the budget naman kayo, we take our advice na huwag yun. Yung kung ano lang yung kaya ninyo. Why? Kasi later on, kayo rin yung mahihirapan or you have no choice kundi maghanap pa ng panibag additional job or 3 jobs to able to pay your monthly mortgage. So mag-set lang kayo ng budget ninyo. Kami, ang sinet lang budget, maximum 250,000. So, accountant naman yung asawa ko. So, siya na yung nag-compute. Ibinigay ko na yung computation kung paano yung budget namin, kung kakayanin ba namin. Kung sakaling makuha namin yung budget namin, for example, 250,000, kaya ba namin bayaran yun o hindi? O, sabi na asawa ko, sa ating trabaho, which is okay naman, is kaya naman natin. So, kung makakuha kami na mas less, it's good, better, kasi ayoko na kukuha kami ng malaki tapos papagudin namin yung mga katawan namin na magtrabaho ng mga 2 o 3 to able lang to pay our mortgage. So, hindi sana nagbubuhat kami ng bangko, but for me, as much as possible, at least isang job lang kami para kasi may mga bata kami na maliliit pa. So, and may mga naririnig ako kasi na iba na kumukuha ng over the budget and sa sobrang laki ng monthly mortgage nila, kumbaga wala na sila, almost wala na silang pahinga kasi may mga 3 trabaho. Hindi ko inaano po yung mga maraming trabaho po. It's okay for that one, but for those na mga bagong kukuha pa lang ng bahay, mag-set kayo ng budget para hindi rin kayo mahirapan. And then, make a comparison. Ano ba yung, magkano ba yung monthly na pag kumuha ka ng apartment, magkano ang monthly mortgage mo kung kukuha ka ng sariling bahay. Dito sa Winnipeg, ang average, based on our research, yung pagtitingin-tingin namin sa mga online dito, nagre-range siya kung family, good for 4, nagre-range siya ng mga, nakikita namin mga $800 to $1,400. Kasama na yung mga utilities. May iba na parang hati or something ganun sa mga utilities. Pero yun yung range ng mga monthly na magagastos ninyo kung kukuha kayo ng apartment. And at the same time, almost the same rin siya kung monthly mortgage. Kung konting tipid lang, almost nagkakapareho lang siya ng monthly mortgage mo. So, tip number 4. Good credit score. Dito sa Canada, importante yung masarap umutang dito. And at the same time, kung hindi ka naman marunong magbayad, doon ka mahihirapan kumuha, maka-request ng loan or makapag-apply ng loan. So, sa aming mag-asawa, when nasa Abu Dhabi pa kami, kaming mag-asawa, isa lang yung credit card namin. Ang ginagawa namin, kasi yung preview, yung nasa Pilipinas pa yung asawa ko, yung dati niyang trabaho, nagtatrabaho siya sa bangko. So, alam niya yung proseso ng paano humawak ng pera or sa credit card. So, ang ginagawa namin, lahat ng gastosin namin, sinaswipe lang namin sa credit card. And then, pagkaswaldo namin, kasi sa UAE, every month, once a month, yung sweldo mo, unlike here, is bi-weekly or merong weekly.
So, pinapaikot lang namin. For example, for the month of September, lahat ng gastos namin, swipe lang namin sa credit card. Sa katapusan, before due date namin, kung due date namin is 12, so katapusan pa lang pagkakuha namin ng sweldo, binabayaran na agad namin yung nagamit namin sa credit card. So, ganun lang yon. Hindi namin hinahayaan na kumita yung banko. Talaga, hindi kami nagbabayad ng minimum. We make sure na zero yung utang namin sa credit card. So, for the past 5 years or 7 years na, ganun ang ginagawa namin. So, kaya medyo okay yung cashback namin kasi may mga cashback sa credit card. So, in-apply lang namin kung ano yung ginagawa namin sa UAE, which is we make sure na wala kaming utang sa credit card. Hindi na mahirap sa amin kasi yun na talaga yung ginagawa namin. We hate yung nagbabayad kami ng minimum kasi utang is utang. Babayaran at babayaran mo pa rin yan. So, ganun rin naman eh, na kahit babayaran mo siya ng minimum, babayaran mo pa rin siya with a charge. So, ayaw naman namin yan. So, ang ginawa namin, nag-isa kasi kami ng credit card, to able na pareho kami maganda yung credit score. Kung pag nag-apply kami ng loan, either nakapangalan sa akin o nakapangalan sa kanya, hindi kami mahihirapan kung, for example, sa akin nag-apply, ako nag-apply, tapos hindi ako in-approve, so i-apply sa pangalan ng asawa ko. So, at least may option kami. So, sa amin, hinati namin yung expenses namin, minsan pang grocery, sa kanya ganito. So, tapos, pagka-sweldo, which is bi-weekly naman, bayad lang kami ng bayad. So, hindi namin hinihintay pa namin dumating yung due date to able to pay the bills. Binabayaran talaga namin. So, we maintain. And, yun nga nangyari, kasi nagkaroon nga ng pandemic, nawala ako ng trabaho, nag-reflect yun sa aking credit score. And kasi wala nang pumapasok na pera, and then pero binabayaran ko pa rin, wala akong utang. And ang funny part pa nito, nung nagpunta kami ng bangko to able to ano na yung pepermana ng bangko na ito na yung utangin ninyo, and kasi chine-check rin nila yung credit score bago i-finalize yung ibibigay na pera, found out na mas mataas pa yung credit score ko kaysa sa asawa ko, which is I think 800 something ganun, nakalimutan ko na, pero mas mataas pa yung credit score ko kaysa sa asawa ko, kaya nga nagtutokso kami sa bangko na partida pa yan na nawalan pa ako ng trabaho that time, eh mas mataas pa yung credit score ko. And even yung mga bank, inoferan rin kami na ito lang ba yung utangin nyo? Pwede kayong umutang ng ganito. Pero, nakaset na yung goal namin, which is yung ang tip namin na budget na. Ito lang yung budget talaga namin. So, itong bahay nito is less than 250,000, which is laki ng natipid namin, which is, kumbaga, kayang-kaya talaga namin yung monthly mortgage nito. So, kahit na ang monthly budget namin dito is 1,000 kasama na lahat ng utilities, pasok pa rin sa budget namin. So, hindi kami nahihirapan o nag-iisip na manene-negative kami. And the same time, hindi masyadong nagalaw yung ipon namin sa yung ipon namin yung nasa UAE pa kami. So, yun yung apat na tips na may papayo namin sa inyo. You can apply it kung sa tingin nyo makakatulong po sa inyo. And for sure, marami pang iba dyan na magdagdag ng mga tips dito. Pero sa amin yun yung parang 4 major tips na pwede namin maibigay po sa inyo. Dagdag ko lang, dito kasi, most especially for your good credit score, ito yung kalimitan dito sumasablay yung karamihan sa mga kababayan po natin. So, iwas, my best advice ko po, iwas kayo sa mga minimum payment. Most special tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga gadget, mahilig tayo sa mga promotion, yung mga 0% interest, sa mga ganun na mga installment.
share ko lang, may yung kumuha kami ng bahay. Nagpunta kami sa isa sa mga electronic store dito and nag-offer bumili kasi kami ng TV, yung 65 inches na TV, which is pangarap ko talaga yung malaking TV talaga. So sabi ko, pag nagkaroon ako ng bahay, gusto ko malaking TV. So I decided na bumili ng 65 inches and they offered me a 0% interest, 6 months to pay na walang interest. So sabi ko, okay, why not? Wala nang problema yon. Basta wala lang babayaran, ganun-ganun. Then inoferan ako ng additional insurance and I said no. Kasi nasa sales ako, alam ko yung pag yung mga style ng pagsasale niyan. So I said no, it's okay, may warranty rin naman yung TV. So I don't want na additional warranty pa for additional 3 years or something like that. And then of course itinik advantage ko yung ano, yung 0%, and then okay, approve something ganun. And then nung pag-uwi namin bahay, install na yung TV. After a week, na-realize ko, dagdag sa monthly babayaran ko . And then pagkakuha ko ng sweldo, binayaran ko na ng full. And then I close the parang fina yung monthly na ano na okay. Kasi ayoko nang na iniisip. Parang kasing hirap na nagtatrabaho ka, iniisip mo na, okay, may babayaran pa ako. Something ganun. So, ngayon, sa ngayon pa lang, kasi wala pa kami sa sasakyan, so yung iniisip lang namin is yung monthly mortgage namin and of course yung monthly expenses namin dito, which is yung kuryente, tubig, and yung mga basic necessities namin, groceries, and yung mga home internet, something like that. Which is, pag-uusapan natin yan after siguro by November, December na. Kasi dito, yung kuryente kasi, monthly mo binabayaran, pero yung water kasi, per quarter. So, para isahan na lang namin, may didiscuss sa inyo kung magkano talaga yung nagagastos namin dito, yung average nagagastos. Hintayin na lang natin, kasi yung quarter dito is September, marireceive ko yung bill namin for the our first bill para sa water namin. So isasama na namin yon, yung bill namin. So yun lang po. Maraming salamat pag-spend ng time para panoodin itong vlog na ito po. Kung may mga gusto pa kayong malaman, mag-comment lang kayo sa channel na to. Pwede rin kayong mag-message sa personal Facebook page namin, yung Familia na Basilia. Search nyo lang yon, mag-appear na yon, i-like nyo lang po yon. Pwede nyo kami i-message yung karamihan sa mga nag-i-inquire sa amin or yung mga nagtatanong is doon nag-message. Kasi minsan yung nag-comment nila sa YouTube, minsan kasi na nami-misread namin or nare-read na namin late na. So better sa Facebook kasi lagi naman kaming mahilig na kami mag-Facebook. So mas nakakapag-reply kami doon sa Facebook page namin. So muli po, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. We're so blessed, sobrang happy kami, lalo na sa mga nag-comment, sa mga nag-view sa aming channel. So keep spreading the information na naibigay namin sa inyo. Pwede niyong i-share sa mga kaibigan po ninyo. And kami naman po is willing na tumulong at magbigay ng nalalaman namin based on our experience. Okay po. Muli po, maraming salamat. Kami po ang Familia na Basilia. And stay safe po. Always pray to God. Sana mawala na itong pandemic nito para back to normal na tayo at ma-enjoy natin ang buhay sa labas. Kasi ngayon, nakakamiss na yung pumunta ka sa kusang.